So, ngayon is ang topic po natin is all about the homogeneous of the differential equation. So, under the chapter 2 of the differential equation. So, the problem number 1, y plus x multiply kay dx plus x minus y in dy equal to 0. So, sa homogeneous naman is summarize na lang tayo. Yung pinaka-importante lang kukunin natin. Sa homogeneous is always nag-relate ka ng y equal to bx. Then, dy equal to b dx plus x db. So, dito, hindi naman always na ganito yung nililate mo. Pero kadalasan is ganyan po yung nililate natin sa homogeneous. So, minsan kasi is, minsan b equal to x and y, and minsan x equal to by yung ililate mo. Nakadepende po yan sa problem. Nun, bago ka kasi maglilate ng ganitong substitution, is, kasi ito kasi is isi-substitute po natin dito sa problem. Hindi po tayo nagdi-derive dito, nag-integrate lang tayo. So, minsan nagdi-derive pag may substitution method. Pero ito kasi is nililate po natin ito, then sinasubstitute po natin dito sa homogeneous equation natin. So always na minsan kadalasan kasi sa problem is ganito yung nililate nila. Pero nakadepende rin po yun sa problem. Kailangan mo rin i-analyze yung problem. Then malalaman mo kung ano yung ililate mo dito. So malalaman natin yan sa problem natin. So unahin natin yung problem number 1. So paano ba yun? Tignan niyo sa problem number 1, puro x and y variable and x and y variable. So, ibig sabihin, kailangan mo lang mag-let ng y equal to bx para masasubstitute mo sa y kasi puro x and y variable lang siya. So, ito yung ililet natin. Let natin by y equal to bx. Then, dy, i-differentiate lang natin yung y by dy. Then, yung i-differentiate natin yung bx, ito i-apply mo ng product rule. Alam niyo yung product rule sa differential calculus? So, ito yung ginagamit dito. Dinidifferentiate mo lang yung bx. So, b, magre-respect kay dx, plus x naman, magre-respect naman kay db. So, ganyan po yun. So, ito, tanggalin na natin kasi sa homogeneous, mas mahaba-habang solusyon natin dito. So, tandaan lang, sa kaya ko inuna yung separable variable, kasi sa homogeneous po, is partner niya po yung variable separable at yung elimination. So, dito, hindi lang tayo nag-i-eliminate. Nagsisiparate pa rin pa tayo ng variable. Kaya ang homogeneous is mahabang solusyon. So, kahit simple problem na napakabang solusyon nito. Kasi, i-recap nila o isasama niya yung variable separable pati yung elimination. So yan, simulan natin. So, the problem number 1 is x daw. Unahin natin yung x. X daw plus y. So, plus y natin yan. Plus, ano ba yung y? Plus y po natin. So, ang tanong, ano ba yung y? Ang y po natin is y equal to bx. So, bx naman dito. Hindi na yung y. So, bx. So, close natin. Then, naka dx. Then, plus. Then, x. Then, minus y. Ano ba yung y? Ang value ng y po, sir, is bx. So, negative bx. Then, naka dy. Ano ba yung value ng dy, sir? Ang value po ng dy is ito po. Dy equal to bdx plus x db. So, multiply kay bdx plus x db. O, substitution lang yan. So, equal to 0 na. So, yan. Simplify po natin. So, dito, x plus bx, ganyan pa rin. Copy lang. So, ulitan lang natin para magkasya ang solution natin. So, ito i-distribute natin dito. X times bdx is equal to what? Equal to, yung x multiply natin kay bdx, magiging x. Hindi pala yun. Wait lang. Magiging bx. Tama? Bx. sorry. X times b is bx dx. Tama? Tama po. So, ito, x times x db naman is what? Positive. X times x is x squared. So, magkakaroon ng exponent. Then, magre-respect kay db. So, dito naman tayo. Tapos na natin ito. So, if dito naman, negative bx multiplied kay bdx is negative b squared x naka dx. So, yung negative bx multiply naman kay dito, kay xdb, magiging negative bx squared naka db naman. So, equal to 0. So, hanapin po natin yung lahat ng mga parehong dx. Then, kasi isi-separate natin kasi papasok naman si separable. Kumbaga, ang rule ng homogeneous is natapos na. So, papasok muna si elimination at si separable. So, yan. Dx ito, hanapin natin lahat ng dx para makombine natin. Ito, x plus bx. Ano pa yung may dx? Ito, dx din. Positive. So, i-add lang natin dito. Positive bx
dito. Ano pa yung may dx? Ito, negative. So, negative. Ayan siya, b is equal x. Then, close na natin by dx. So, hanapin na naman natin si db. Ano ba yung kay db? Ang kay db, ito, positive. Kaya positive yung operation nito. May x called dito. Ano ba yung, ano pa yung db? Ito, mayroon negative. Negative b squared. So, tama yan. Try lang natin. Check nyo lang buti. Baka may nakaligtaan tayo. Dx, dito na. Ano pa yung dx? Dito, dito. Ito lang, dalawa lang, di ba? So, dalawa. So, tama rin. So, ano yung next? Alalamin natin kung ano yung mga bangalike terms. So, dito, x lang naman. So, x lang naman dito. Ito, parehong bx. Bx at bx. So, bx plus bx is equivalent of what? Equivalent of, direct na talaga. Equivalent of positive to bx. So, para lang, in-add mo lang yung mga coefficient nila. So, minus natin. Kasi bx may coefficient na 1. Ang bx may coefficient na 1. So, 1 plus 1 equivalent of 2 bx. Ibig sabihin dalawang bx na pareho. So, minus bx, bx squared, naka dx. So, yan, ito. X squared minus bx. So, ano yung next? Db. Ipapactor na po natin yung common. Ano ba yung mga common dito? Ang common po dito is x, x, x. So, factor ko yung isang x. Kasi hindi naman x na x called yung factor mo kasi wala naman exponent. So, yan. So, dito maglagay ko ng 1 plus 2b. Then ito, wala na kasi pinactor ko na. Then ito, ang matira lang is negative b kasi nawala na yung x. Then, naka dx po. Then dito, ano yung papactor mo? Yung x called. X called. So, 1 na lang dito, minus b. Well, db. Yan. So, ano pa yung purpose nyo? Bakit nyo pa pinapactor? Kasi, papasok naman si parabol. Tapos na kasi si homogeneous. Nagamit na ni si homogeneous. So, papasok si parabol. So, kailangan masiparate na natin yung variable. Kasi, hindi mo naman pwede integrate ito. Puro b ito, mag-respect kay dx. Hindi pwede. Kailangan yung b na ito, doon mag-respect kay db. At yung x naman, nilabas natin. Kasi, dapat doon mag-respect kay dx. So, si parabol naman yung papasok. Then, susunod si elimination. Kasi, eliminate natin yan, no? Ano ba yung i-eliminate natin para masiparate natin si variable? So, magdi-divide tayo by what? By 1 plus 2b minus b squared. Ito, di ba? So, naka x squared yan. Sir, bakit x squared? Kasi tignan niyo mabuti. Pag yung x, dinivide ko sa x squared, magiging may matirang x. Which is, ang magiging sagot niya, yung dx all over x. Di ba? Kasi law of exponent tayo sa algebra, di ba? Pag yung x, dinivide mo sa x squared, magiging 1 all over x, which is pwede mo siyang integrate kasi magre-respect sa dx. Then, pag ito, dinivide mo dito, mawawala na ito. Kasi pareho lang naman yung i-divide mo. Then, dito naman, pag dinivide mo yung x squared, all over x squared, mawawala na. Kasi parehong x squared, which is wala na. Ang pag ito, dinivide mo dito, pwede pa siya, hindi siya ma-divide. Pero pwede siya kasi nasiparate na. Kasi dito sa numerator mo, puro b. May b dito, may b rin dito. Which is pwede mo siyang integrate kasi magre-respect kay db. Ito, pag dinivide natin dito, matatanggal ito, pati ito. Then ito, pati ito. So, ang matira lang dito is what? Dx, yung dx all over x na lang. Then dito, matatanggal naman dito, and ito. Ang matira niya dito is yung 1 minus b all over ito. Na 1 plus 2b minus b squared. Naka db is equal to 0. Ano yung next? Ang next po is gagamit po tayo ng substitution method. So, sir, ano pa yung substitution method? So, alam na po natin yan kasi dumaan na tayo sa integral calculus. So, yung nagle-let po tayo ng u o kahit anong variable. So, mag-let ako ng u dito. Let u is equivalent of what? Ang kunin ko yung sa baba para makancel ko yung sa numerator. So, 1 plus 2b minus b squared. So, ang du, ang derivative ng u, ang derivative ng 1 is constant 0. Ang derivative ng 2b is 2. Ang derivative ng negative b squared is negative 2b, which is magre-respect kay db. So, yan. Pwede ko i-factor, sir, yung 2. Kasi common naman yung 2. So, pwede ko siyang gawin ganito. Du, factor ko yung 2, multiply by 1 minus b, naka db. Kasi same lang naman yan. Kasi 2 times 1 is 2. 2 times negative b is negative 2b. So, sa ano yung purpose niya? Bakit niya pinactor yung 2? Kasi kapag pinactor ko yung 2, matatanggal ko yung 1 minus b. Kasi same lang sila, di ba? I-divide mo na lang yung 1 minus b dito sa 1 minus b is equivalent of what? Equivalent of 1. So, ano yung next? Ang next po is, di na magkasi ang next. So, dito na lang.
So next is dx all over x. So plus, ano ba ito? 1 minus b. Then ano yung db? Ang db po sir is yung du. Kaya du na lang dito. Then all over ng du sir is ito. Yung 2, 1 minus b. Yan po. Then meron pa itong all over. Kasi ito, ano ba ito? Yan po yung u sir. Ang 1 plus 2b minus b squared is yan po yung nilate nyo na u. Kaya magiging u dito. Equal to 0. So doon matatanggal ito. Kasi di-divide mo yun. Yung 1 minus b, multiply mo dito, i-divide mo dito. So ang natira, yung dx all over what? All over x integral. Then yung mayroon rin itong 2. Kaya properties of integral, 1 half factoring by du. Wala na ito kasi inilabas mo sa integral. So ang maging all over ng du is yung u na lang. So anong sunod? Ang sunod po is integral ng dx is what? Ln of x. Tama po. Ang integral ng du all over u is what? Ln of u equal to z. C na lang kasi ito naman c naman doon. O pwede mong gawing ln of c para patas yung degree. Kasi ayon kay si parabol, kailangan natin ipatas. So ayan. So ito pwede mo i-multiply dito. Kaya magiging 2 ln of x na lang. Doon ito mawala na. Bali, ln of u. Ano ba yung u? Ang u mo is 1 plus 2b minus b squared. Ganyan. So, equal to ln of c. So, napakahaba. Kaya nga, mahabang homogeneous. So, ang next po is ito. I-properties mo naman. Ito, ibalik mo sa exponent. Doon sa separable variable, binabalik natin yung mga coefficient ng exponential. So, magiging, what? Magiging ln of, pag binalik mo ito, magiging exponent na yung 2. Then, ln of what? 1 plus 2b minus b squared is equivalent of ln of c. So, ano yung sunod? Ang sunod po, sir, is, tignan po natin. Ito, nakaparehong exponential. So, sir, mag-multiply po ito siya. Mag-multiply. Kapag, sir, ganun makukuha natin sagot. Mag-multiply po natin ito, sir. So, ano yung mangyari pag minultiply natin yan? By what? Magkakaroon po siya. Kasi, operation po, sir, is positive. So, multiplication. So, magiging ln of maging ln of what, sir? Maging ln of x squared times sa function nito na 1 plus 2b minus b squared, sir. Equivalent of ln of c. Doon, mag-equate po tayo ng e, sir. Para matanggal yung e to the ln, ang natira is dito na. Oop, hindi na magkasya. So, doon po tayo. Ang natira, balikan nyo lang. I-post-post nyo lang para mas maintindihan nyo. Kasi mahabang solusyon. Ang natira yung x squared. Tama po, x squared. Multiply kay 1 plus 2b minus b squared minus c na lang. Tama? Kasi natanggal na yung e to the ln of c. So, no, yan na lang. So, ano yung next? Ang next is hanapin mo naman yung value ng b. Ano ba yung value ng b? Dito kasi is y equal to bx. Paano natin makukuha yung value ng b? Simple lang. I-divide natin both side by x. So, ibig sabihin, ang value ng b po is equivalent of what? Y all over x. So, ayan, substitute natin. X squared 1 plus 2. Ano ba yung b? Ang value po ng b, sir, is y over x. Kaya multiply by y over x, sir. So, yun yung next. Yung minus b squared. Ano ba yung value ng b? Yung y over x. Kaya magiging y squared all over x squared dito. Equal to z. Diba kasi naka b squared do? Naka b squared. So, kailangan. Naka x squared din yung x pati y. So, ano yung next? Ang next po is si-simplify na po natin. X squared. Kasi kailangan po kasi, sir, is ganito po yung makuha natin yung sagot. Kasi ito po yung sagot sa books. So, yan. 1. 2 times y is 2y all over x. Yan. Tama po. So, yan. So, ito magiging y squared all over x squared na lang. Tama. Equal to z. So, ano yan? Ang mangyari dyan? Ang mangyari po dyan is mumultiply natin yung x squared. Distribute natin yan. Ito, pag minultiply natin sa 1, magiging what? Magiging x squared. X squared times 2y, makakancel yung 2 dito. Kaya ang matira dito is 2x and y. Kasi low of exponent naman, magdi-divide yan siya. Yung x squared divide by x is x lang. So ito, wala na rin, natatanggal kasi divide mo dito. X squared times y squared is x squared y squared divide x is simply y squared equal to c. So ito na pa yung, oh, grabe kahaba. Ito na pa yung sagot. Yan po yung sagot. Same lang po yan dyan. So, ganun talaga kahaba ang homogeneous kasi papasok si parabol, papasok din si elimination. So, kailangan nang mag-analyze ng mabuti para hindi tayo magkamali.